siya yung nag-appoint ng sarili niya as designated survivor. Spare tire ng Pangulo. Alata pong gagamitin sa politika yung pundo. Huwag po kayong papayag, mga congressmen. Ibalik na lang po ninyo sa dati, 700 million pesos tulad ng panahon ni Lenny Robredo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Masyadong malaki po mga kababayan itong budget na hinihingi ni Inday. More than 2 billion. Nasanay po si Inday na humingi ng sobra-sobra. Ngayon, may paliwanag yung kanyang opisina. Ang sabi dito mga kababayan sa balita ng Manila Bulletin, ito daw na higher budget ng Office of the Vice President intended to serve 1.14 million Pinoys in 2025. Yan po yung sabi ng opisina ni Inday. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Tingin ko po, ito yung totoong politika. Bosisiin po ninyo, mga congressmen. Dapat si Inday mismo, ipatawag ninyo si Inday. Siya mismo yung magpaliwanag. Bakit sobra kadoble yung kanyang hinihingi, 2.037 billion, yung kanyang gustong hingi na budget para sa Office of the Vice President, at ipaliwanag niyang mabuti, personal. Ano itong sinasabi niyang 1.14 million na beneficiaries? Bakit yung kanyang opisina may mga beneficiaries? Ano ba to? Kasi lumalabas mga kababayan, dinoduplicate ni Inday yung trabaho po ng DSWD. So pag ganun po, ano pang may DSWD po tayo? So dapat siguro, itong budget ni Inday, it's either ibigay na lang po sa DSWD, direkta. Kasi yung DSWD po, may tamang organizational structure, may tamang tao to deliver the services directly to the people. Whereas yung Office of the Vice President po, wala mang ganon. Other than, there are regions mga kababayan na nag-establish si Inday ng mga satellite offices. Wala man sila pong enough personnel para gawin yung pag-deliver ng services sa mga tao. At saka hindi man ito trabaho ng Office of the Vice President. Ang Vice President nga po, designated survivor. Siya yung nag-appoint ng sarili niya as designated survivor. Spare tire ng Pangulo. Alata pong gagamitin sa politika yung pundo. Huwag po kayong papayag, mga congressmen. Ibalik na lang po ninyo sa dati, 700 million pesos tulad ng panahon ni Lenny Robredo. Yan po sabi rito, the Office of the Vice President is targeting a total of 1,139,244 beneficiaries for its flagship programs under the proposed 2.037 billion budget now for 2025. Hindi pa nga niya na ipapaliwanag kung paano nalunok yung 125 million na confidential funds. So, kailangan po ipaliwanag muna niya kung paano yon ginastos. Tapos, siingi na naman siya ng ganito kalaking kwarta. Yan, sabi rito Through infographics released on Saturday, the Office of the Vice President showed that 87.98% daw ng 2025 budget nila, proposed budget, ay mapupunta sa mga programs and projects. Anong mga programa at proyekto? Sigurado mga kababayan, itong sinasabi nilang programa proyekto, yung pamimigay ng tulong sa mga mahihirap. Pag ganun po, di man yan trabaho ng Office of the Vice President. Trabaho yan ng DSWD. Nag-encroach na mga kababayan sa hindi niya function yung Office of the Vice President. Kasi nga po, ang intensyon, hindi man yung totoong mandato niya.
talatang politika. Dapat nga, mga kababayan, ang dagdagan, yung sa defense natin, yung sa armed forces, kasi may panibago na naman na harassment, bullying yung China po. Malamang binabaliktad na naman po tayo ng China. China says Philippine vessel deliberately collided with Chinese vessel in the South China Sea. So kailangan nating lalong dagdagan yung sa defense, external defense ng ating bansa. So ibalik po ninyo siguro sa dating budget, 700 million man lang yan noong panahon ni 2022, panahon ni Leni Robredo. Si Inday hindi man po nagtatrabaho. Nag full-time na po na critic ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So alangan man, mga kababayan, na bang sinisiraan ni Inday yung ating administrasyon, bibigyan siya ng malaking pundo. Ano yan? Lugi ang ating mga mamamayang Pilipino. You just imagine, sumusuldo ka para siraan yung administrasyon. Dapat nga, piso na lang yung ibigay na budget ng Office of the Vice President, kasi spare tire man lang. Piso talaga niya, Mr. Maravilla. Wala nang budget. Tanggalan na yan ang budget, mga kababayan. So sabi dito, the recommended budget for the Office of the Vice President reflects an 8.05% increase. Imagine, compared to the current year appropriation ni Inday. So yung budget ni Inday for 2024, dati nang nasa 1.8 billion pesos. Siya yung pinakang malaki, mga kababaya. Among the vice president na umupo, sobra kadubli po. This proposal, anya, once approved, will translate to an increase of 12.39% in the number of target beneficiaries for the Office of the Vice President flagship programs. So, basta lang ninyo sinasabi na mga flagship programs, pero hindi, wala man detalye po. Ano ang mga specific flagship programs na sinasabi po ninyo? Kailangang ipaliwanag ninyo yan, at mismong si Inday ang dapat magpaliwanag. I-defend niya yan doon sa Congress. Pero sabi naman ng ating mga congressmen, wala na niyang free pass para kay Inday. Kailangan siya mismo ang mag-defend ng kanyang budget. So tama yon. So sabi dyan, pag na-approve itong budget na to, yung 12.02% would go to the Office of the Vice President's Personnel Services, pangsweldo, equipment and vehicles. Layunin niya ng Office of the Vice President na mas mapalawak pa ang pag-atid ng mga serbisyo mula sa iba-ibang programa ng tanggapan sa mas na marami pang Pilipino. Para sa fiscal year 2025, ang iminumungkahing pagtaas ng budget ay naglalayong makapaglingkod sa mas marami pang beneficiary sa Luzon, Visayas at Mindanao. The OVP's budget hearing was originally scheduled on Thursday, August 15, before the House Committee on Appropriations, but this was postponed to August 27 per OVP's request. But anyway, mga kababayan, hayaan natin yung mga congressmen, siguradong gigisahin si Inday niyan. Magkakanda utal-utal niyan si Inday, mga kababayan, tulad ng budget hearing noon. Laging tinuturo yung sa DepEd, pinapasa niya, mga kababayan, sa kanyang USEC. Hindi niya may paliwanag. O ngayon, wala na siyang USEC. Baka ituro doon sa kanyang chief of staff, ikaw na niya magpaliwanag. Huwag kayong papayag po, mga congressmen. Dapat si Inday mismo ang magpaliwanag. Siya yung humingi. Ano ba? Pag hindi niya naipaliwanag ng maayos, tanggalan na niyo ng budget. Kasi malamang gagamitin man lang niya yun sa kanyang politika. Tapos pag in-approve ninyo, sisiraan pa rin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? O ngayon, ito po yung latest na balita sa West Philippine Sea. Inaakusa tayo ng China na deliberately daw binangga ng ating barko, yung barko nila.
Malamang mga kababayan, baliktad na naman. Mahilig magbaliktad ng kwento po. Inunahan tayo. Late kasi tayo mga kababayan magpalabas ng mga balita. Yung Coast Guard, tapos yung Navy. Kasi siyempre, nag-iingat tayo mag-release ng mga kwento. Baka magkamali sa mga pronouncements, mga statements. Imbis kumalma yung sitwasyon, ay magliyab. Yun ang dahilan kung bakit hindi tayo basta nagpapalabas ng mga balita with haste. O ngayon, inunaan tayo ng China. O ito siya, napakalaki ng barko ng China. Tapos babanggain natin, mali tayo po. Yan ang claim nila. China claims Chinese Coast Guard PCG vessels collide near Iskoda, Seoul. Tapos sabi ng China, yung Philippine vessel daw deliberately collided with Chinese vessel. Madaling sabi, tayo intentional yung ginawa natin, binangga natin yung vessel ng China. Unang-una mga kababayan, wala silang right na pumunta dyan sa loob ng ating exclusive economic zone. Doon pa lang, mali na sila. Pupunta ka dyan pagkatapos sasabihin ninyo, kami yung bumangga sa inyo. Kung hindi kayo pumunta dyan, walang mangyayaring kolisyon ng dalawang vessel. Ang layo-layo ninyo, pumunta pa kayo talaga dyan. Sa aming territory, pagkatapos sasabihin ninyo, binangga namin kayo. Malinaw na kayo ang bumangga kasi kayo yung pumunta. Di ba? Kung hindi kayo pumunta, walang kolisyon na mangyayari. Tama po? Ang hilig pong gumawa ng baliktad na istorya, binabaliktad tayo palagi nila. Pabiktim nga, parang si Inday, yung pamilya niya yung naninira, atake ng atake, pagkatapos siya yung pabiktim. Sinasabi niya, political harassment na niya yung ginagawa sa... Eh sila yung kampo nila, mga kababayan na mga Duterte, walang tigil sa destabilization gamit yung pulburon. Nang paimbestiga ng Kongreso yung mga drug controversy, political harassment daw, sabi ni Inda. Parehas ang linya, mga kababayan, yung strategy, yung China. Lagi tayong binabaliktad. Sila yung nambubuli, sila yung nangaras. Ngayon ito naman yung kwento, binangga daw natin. So, we will wait for the story, official release ng ating Philippine Coast Guard, ng ating Philippine Navy, ng ating armed forces po. Ito, kwento ito ng China, at malamang sa malamang, baliktad po. Pero ipaabot ko sa inyo mga kababayan yung balita, kasi siyempre, ito yung release ngayon ng Interaction, pati ng Manila Bulletin. Sabi dyan, nagaling sa Beijing po, China's Coast Guard said a Philippine vessel that had ignored its repeated warnings deliberately collided with a Chinese vessel in an unprofessional and dangerous manner niya sa disputed South China Sea, sabi ni sa kanilang statement. A short video of the incident posted on China Coast Guard social media showed the collision happened around 3:24 a.m. Kanina lang po, Monday, ngayon, and labeled the Chinese vessel as a Coast Guard vessel. In one statement, China's Maritime Security said the same Philippine vessel then entered waters near Second Thomas Shoal after being prevented from entering Sabina Shoal waters. Two Philippine Coast Guard vessels illegally intruded into waters adjacent to Sabina Shoal without permission in the early hours on Monday, according to the China Coast Guard spokesperson Gan Yu. Ang ibig sabihin nila kasi po, pinagpipilitan nila na sa loob ng ating territory, sa ating exclusive economic zone, humingi tayo ng permiso sa kanila. Para mga kababayan, yung bahay mo, pagpapasok ka sa bahay mo, ingi ka ng permiso sa kapitbahay mo. Pwede ba kung pumasok sa bahay ko? Yan, mga kababayan, ang gustong mangyari ng China. Saan ka nakakita ang sarili mong bahay? Tapos, ingi ka ng permiso para pumasok sa bahay mo, doon sa neighbor mo.
May ganun talaga po. E kung gawin natin din sa kanila, sabihin natin sa kanila, oh, papasok ka dyan sa China, ha? Ingi ka muna ng permiso sa amin kasi papasok ka dyan sa China. Bawal sa Chinese ang pumasok sa China. E bawal natin. Di ba mag-oramintado sila? Kaya yung mga ugali nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, tigilan natin ang pakikiisa sa kanilang Chinese New Year kasi ginagamit nila yung kultura para sa kanilang creeping invasion. Ganon ang strategy po ng mga Chinese. O, tingnan ninyo, infiltrated na tayo. Pati yung ating gobyerno, yung mga LGUs, may mayor na tayong pure Chinese, si Alice Goo. Kita ninyo? Sabi dito sa balita nila, the Philippines has repeatedly provoked in cause trouble, violated temporary arrangements between China and the Philippines, sabi po ni Gan, referring to the Philippine supply mission to a vessel grounded on 2nd Thomas Yol. A Philippines Coast Guard spokesman did not immediately respond to the request for comment. So, yung ating pong gobyerno, yung ating Coast Guard po, as of press time, wala pa silang komento. Baka mamaya. So, hintayin natin. Ang paniwalaan po natin, yung gobyerno natin, huwag yung Chinese government, isang tambak yung mga sinungalin po. Gustong kamkamin yung hindi sa kanila. Huwag tayong padadala sa kanilang panluloko po, mga propaganda. Mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our Baranyo 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, British tourists po sila. Ito mga taga Denmark, ito international. Ito yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa paninigas ng mga kaso-kasoan, pati mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, sa mga baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry may anti-cancer properties. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.